Yan, dami pa rin trigger happy. Marami pa rin taong bayan, ha? Ang trigger, ha? Dami pa rin trigger happy. Trigger happy. Sa kabila ng paalala ng Philippine National Police o PNP sa kanilang mga membro na huwag magpaputok ng baril, marami pa rin ang matigas ang ulo. Ha? Marami pa rin ang matigas ang ulo at nagpaputok noong bisperas ng bagong taon. Tatlong pulis ang inuulit na nagpaputok sa kanilang baril. Isa sa mga pulis ay nakadestino sa Zamboanga City. Lasing na lasing umano ang pulis. Yan. Lasing na lasing. Lasing na lasing. Lasing na lasing umano ang pulis. Ha? Lasing na lasing umano ang pulis. Ha? Lasing na lasing umano ang pulis. Inilabas nito ang kanyang silver spare arm at nagtungo sa likod ng kanilang barracks at doon nagpaputok ng ilang bisis. Yan. Dinis armahan, ha? Dinis armahan ng kanyang mga kasamahan ang pulis at sinampahan ng kasong kriminal at administratibo. Inaalam pang tungkol sa dalawang pulis na nagpaputok din ng kanilang baril noong bisperas ng bagong taon. Mahaharap din sa kasong administratibo at kriminal ang dalawang lispo o pulis. Ha? Tatlo naman ang tinamaan, ha? Ha? Inaalam pa ang tungkol sa dalawang pulis na nagpaputok din ng kanilang baril noong bisperas ng bagong taon. Mahaharap din sa kasong administratibo at kriminal ang dalawang pulis. Tatlo naman ang tinamaan ng ligaw na bala at isa ang namatay. Nangyari ang mga insidente sa Santa Maria, Bulacan, Baguio City at sa Maribilis, Bataan. Namatay ang lalaking biktima sa Maribilis makaraang tamaan ng bala ayon sa mga kasamaan ng biktima. Nakatayo umano ang biktima sa biranda ng kanyang bahay nang biglang bumagsak ng dalunan ang ng mga kasamahan, duguan at may tama sa tagiliran. Yan. Isang pari naman sa Baguio City ang tinamaan ng ligaw na bala. Saka ng balikat ayon sa pulisya, tapos ng magmisa ang pari at nanood ng fireworks display ng maramdaman na may tumama sa kanyang balikat. Nang salati ng pari ang balikat, may dugo. Dinala sa ospital ang pari at nasa maayos na ang kalagayan. Ang bala na nakuha sa lugar ng insidente ay mula sa 9mm na baril. Inaalam ng Philippine National Police kung ang mga nagpaputok ng baril sa mga nangyaring indiscriminate firing ay mga pulis o sundalo. Nakapagtala naman ang Philippine National Police ng 13 kaso ng insidente ng illegal discharge of firearms noong kung saan 13 na ang naaresto. Marami nang namatay dahil sa indiscriminate firing. Sa karamihan sa mga ito ay bata. Halimbawa ay si Stephanie Nicole Ila, 7 anyos ng Caloocan City na tinamaan ng bala noong Enero 1, 2013. Habang nanood ng fireworks malapit sa kanilang bahay, masayang nanood si Stephanie Nicole kasama ang kanyang mga pinsan ng mga sinindihang pailaw. Nang biglang bumagsak ang bata, dumudugo ang ulo. Dinala sa ospital pero makalipas ang isang araw namatay ito. Hindi mahuli ang suspect na umano'y isang pulis. Oh. Ganito rin ang nangyari kay Emeline Villanueva Calano, 15 anyos ng Malabon City noong Enero 2017. Nanood din si Emeline ng fireworks ng tamaan ng ligaw na bala
sa ulo, namatay si Emily. Hindi naaresto ang suspect. Marami pa rin ang trigger happy at hindi nawawala taon-taon. Pagsikapan naman ng Philippine National Police na hahanapin ang mga uhaw sa dugo at makakati ang daliri dahil sa gatilyo. Isilbi ang husisya sa mga biktima. Yan. Kaya dami pa rin taong bayan, dami pa rin trigger happy. Yan. Yan.